What's up guys? Welcome sa akin channel Kasama Vlog TV. Kung kayo po ay baguhan lang o napadaan lang sa channel ko, please subscribe my channel at pindutin niyo po yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Dahil sa channel na ito, ang mga kaalaman ay ipapahatid ko sa inyo dahil ako ang inyong KKK, kaalaman, kaka-impormasyon at ka-inspirasyon na magagamit siyempre ninyo sa pang-araw-araw ninyong mga pamumuhay. So, for this day video guys, ituturo ko sa inyo paano natin mamomonitor o paano natin makikita kung ano kung sino yung mga nakakonect sa ating wifi. So kailangan natin yan at ayan, napakagaling nitong ituturo ko sa inyo na ito para mamonitor ninyo at makonfirm ninyo kung sino lang talaga yung dapat gumamit. So eto guys, bago natin ipagpatuloy, panoorin nyo muna po itong aking end. Ayan nga guys, nandito yung proseso na ituturo ko sa inyo. At punta lang po kayo sa inyong Play Store. Ayan, nasa ng Play Store ko, hindi ko makita. Ayun, i-click nyo lang po yung Play Store. Then, type nyo po ang ping. Okay, ping. Ayan nga guys, ang ping. Ganyang logo po ng ping ha, ang gano'n ninyo. So, akin po naka-download na. At para mabilis na po ang ating tutorial for today, so ayan, i-open ko lang ito sa inyo, i-download nyo po yan at wala na po kayong application na gagawin dyan, diretso na po yan, pag-click ninyo ayan, bubuksan natin, subukan natin dahil nakaano na sa atin eto yan, ayan nga guys, naka-open na ang ping at siguraduhin nyo lang nakakonect kayo sa sarili nyong wifi at ayan, meron po tayong 6 na naka-online na device. Dalawa daw po yung naka-offline. So, tingnan natin kung sino yung naka-offline. Ayun. Yung kasama dyan po sa 8 na yan, yung inyong router, yung inyong ginagamit na wifi ha. At itong mahaba na ito, yan, TV yan. So, yung 2 naka-offline, yung walang kulay green, generic Apple. Ayun po yung sa anak ko, hindi niya ginagamit. At yung aking Samsung na lagi pong nalulubat, nagsha-shutdown. Kaya ang hirap po gamitin ngayon. So, ayan. Makikita na ninyo ang mga nakakonect sa inyong wifi. At punta tayo naman sa security. Ayan, puntahan natin ang ating security. At doon natin makikita ang ating mga naka-confirm. Kailangan naka-confirm na yung inyong 8. Kasi sa akin naka-confirm na yan. Automatic na yan o naka-registered na yan sa akin. So pag may kumunik na iba dyan, meron lalabas na one user unexpected. Yun ba? Basta ganun, may isang lalabas dyan na hindi siya naka-connect sa akin. At mag-notify siya. So, ayan, magaling, maganda, may tutulong nito sa inyong mga wifi guys. At siguradong secured ang inyong wifi. Punta po ulit tayo sa device. Ayan, naging 7 device of 8, naging 7 na po yung naka online, 8 po yung may isa pang hindi. So ayan yung hanapin natin. Ayun yung Apple. Okay, yung Apple naka-active na ngayon. So yun na lang si Samsung, yung aking ginagamit ngayon na laging low bat. Kaya hindi ko po ma-active-active pa ngayon. At ayan, dito po pwede nyong i-test kung gaano kalakas ang inyong Mbps o yung lakas ng inyong wifi. Ayan, dapat ako inaabot sa 60 to 50, pero ngayon testingan natin kung gaano kalakas, kasi ganitong oras talaga alam ko mahina ang wifi namin at nang hirap mag live sa ganitong oras. Ayan, siguro isa ano na rin sa Royal Cable. So tingnan natin guys. Ayan, siping na ang bahala sa inyo magbigay ng impormasyon. Siya po ay nagre-research, chine-check niya yung ating wifi kung gaano kalakas. Ayun, napakahina ng ating wifi, 10.2 Mbps lang. At ayan, magpatuloy tayo, baka nagkamali lang siping, subukan natin. At baka nga mali lang, pero ito po ay legit 100%. At marami na po ang nakapag-ano nito, nakagamit nitong apps na to. Ayan.
Eto na, no kayang lalabas na numero, numero 3. At yan ay 3.1. Napakahina talaga ng wifi. So, yan lamang po yung mga update ko tungkol sa ping. At tayo po ay bumalik sa device. Puntahan natin yung device. Ayan. Dito po sa device, kung halimbawa merong nakakonect na hindi natin kilala, pwede nyo pong i-remove. Subukan natin itong Apple. Ayan, itong Apple, ayan, di-delete nyo lang. Pero makakabalik pa rin sila, guys. Hindi kagaya ng ibang apps na pag bin-remove mo, hindi na sila makakabalik kailan pa man. Dito po, pwede pa rin silang bumalik. Ni-remove mo lang. Delete mo lang. So, yan, guys. Maganda ito. Malaki may tutulong sa inyo. Kaya nire-recommend ko, pwede nyo po itong gamitin para